alam niyo na yung kaso na inlapit sa akin, ano, yung isang rider ninyo, nag-attempt na i-rape yung kanyang pasahero at nilakawan pa. Yung pong complainant, nag-file ng blatter, and then nag-reach out sa inyo, pinagtatagu-taguan nyo hanggang sa pati kami, pinagtatagu-taguan nyo. Ganun bang patakaran nyo na pagtatakpan nyo yung mga nagkakamali yung rider? Pinawipin niya ang kanyang pasahero at pagkatapos, pag nanakawan pa, eh, yan ay gawain ng isang taong walang sakatinuan. At sino yung mga taong walang sakatinuan? Most likely mga adik. So hinatid kayo ng mga kasama nyo, matapos kayo mag-book, hinatid kayo hanggang sa makasakay doon sa angkas. Opo. Kailan yun umalis na. Pwedeng pakikwento yung buong pangyari, ma'am. Opo, bali, doong madaling araw po yun ang November 12 po. Okay. Galing po ako sa bahay po nung kasamahan ko. Okay. Nag-book po ako ng angkas bandang mga alauna po ng madaling araw. Okay. Nas dumating na po yung rider, nakita naman po niya na nagkakasayahan po kami. Pero nung humati na po ako ng mga kasamahan ko po dun sa kanya, kung nasan po yung pinagpwestuhan niya ng motor. Andun nga sa video, kita. Yes po. Sige po. Ang sabi po ng mga kasamahan ko, kung makaya daw po kong ihatid ng rider. Mm. Sabi naman po ng rider, okay po, sakay na. Mm-hmm. Sabi niya, nung sumakay na po ako, dali-dali na pong umalis yung rider po. Wala po siyang sinda, yung po may mga policy po sila na hindi po pwedeng magsakay ng nakainom. Kasi kung sasabihin naman po niya yun, hindi naman po ako mag-i-insist na sumakay po. Okay. Ika-cancel ko na lang po sana yung booking ko. Mm-hmm. Tapos after po noon, habang nasa biyahe po kami, nag-cellphone po ako, pero napapansin ko po na doon po siya dumadaan sa mga lugar po na medyo madidilim. Hindi ko po kasi kabisado yung Pasig. Okay. Yun po, yung madidilim po, parang mga subdivision or mga village po yun. Mm-hmm. Sinabihan ko po siya na, kuya, bakit dito po tayo sa mga madidilim? Ang sabi niya po sa akin, shortcut daw po. Maya-maya po, huminto po siya doon po sa may mga talahiban po. Akala ko po magsi-CR lang po yung rider. Mm-hmm. Bumaba din po ako, nagtanggal po ako ng helmet ko. Okay. Nung pagtanggal ko po ng helmet ko, nagulat po ako nung paghila niya po sa akin. Tinulak niya po ako dun sa may mga talahib po. Napahiga po ako, tapos nung paghiga ko po, napipikit po ako, pagmulat po nung mata ko, o dahil napansin ko pong binababa niya po yung short ko. Bali yung sa may kaliwang hita ko po, natanggal na po niya yung short ko, na ibaba na po niya. Tapos nakita ko po siya na sa harapan ko po na naluhod. Yung nag-a-attempt po siya na magtanggal na po nung pants niya. Buti na lang po, may dumaan po na mag-asawa na parang kinagulat po niya na tumigil po siya. Ang ginawa na lang po niya, yung bag ko po, kinalkal niya, sabay bato po sa akin. Yung po, doon na po ako sumigaw nang bigla pong alis nung rider. Pagtingin ko po ng tulong, chinek ko din po yung bag ko, wala na po akong cellphone, tsaka po yung wallet ko po. Tapos yung dinahingian ko po ng tulong, dalawang mag-asawa po yun. Ang sabi po nila, kaya po pala ang bilis umalis nung angkas rider po, doon po sa may talahiban, ang bilis niya po na bigla na lang pong dere-deret yung umalis po. Yung yeah, questions lang sana, Mr. Chair, if you'll allow me. Go ahead, if it is related questions. To the answers. Medyo off-topic lang to, if you'll allow me, I'll take this opportunity. Motorcycles? It has to do with motorcycles, with riders. Okay. Okay. Andito ba yung ANCAS, representative na ANCAS? Yes, Your Honor, Mr. Okay. Secretary. Alam niyo na yung kaso na inlapit sa akin, ano, yung isang rider ninyo, nag-attempt na i-rape yung kanyang pasahero at nilakawan pa. Yes po, Mr. Senator. We've been informed and are aware of that. Okay, and then yung pong complainant nag-file ng blatter, and then nag-reach out sa inyo, pinagtatagu-taguan nyo hanggang sa pati kami, pinagtatagu-taguan nyo. Ganun bang patakaran nyo na pagtatakpan nyo yung mga nagkakamali nyong rider? Your Honor, Mr. Chair, Mr. Senator, definitely po, hindi po ganito yung patakaran namin sa angkas. Pero, Mr. Senator, unahin ko na po, gusto ko pong, on behalf of the company, kami po ay humihingi ng paumanhin. Hindi lamang po sa, hindi pag-appear po, sir, doon po sa proper forum, dito po sa ating show, but also doon po sa delay na nangyari po. Na no, forget about my show. Opo. Forget about it. Pumunta sa akin yung complainant as a last resort. Dahil nga hindi niyo pinapansin. Tumaan siya sa proseso. And what is that proseso? Pumunta siya muna sa barangay, nagpa-blatter. Pumunta siya sa PNP, pa-blatter. And then tinawagan kayo para kunin yung pangalan ng
rider ninyo sapagkat ninakaw ngayong wallet at saka cellphone, nandun yung mga information about the rider. Kinukuha sa inyo, ayaw nyo. Pakinggan siya, ayaw nyo mag-cooperate. Pinaikot-ikot siya. And then bumalik sa PNP. PNP, pinuntahan niya para PNP na mag-request sa inyo na ibigay yung information so that, kung sino yung rider niya, so that she can file a case against that person in court. Again, yung PNP, inareglo ninyo. Kasi sa halip na tulungan siya ng PNP, yung PNP nag-discourage pa sa kanya, huwag ka na mag-file kasi mahabang proseso yan, matatagalan pa. Bumalik sa barangay, inareglo niyo yung barangay kasi yung barangay kumampik sa inyo at sabi, huwag na ka na mag-file, iha. Mahabang proseso yan, makipag-areglo ka na lang. So, ang ginawa niya, lumapit sa akin. Okay? It's not a question whether my show is the proper form or not. It's a question of you guys, dyan sa angkas, hindi kayo ang sumusunod sa proseso. Kayo ang pabaya sa inyong mga kliyente. Kasi kung sinunod yung tamang proseso na tumawag yung inyong kliyente, tumawag yung PNP, pinagbigyan nyo, hindi na sana nakarating sa akin. Now, pinabayaan nyo makarating sa akin. Dito tayo ngayon sa Senado. Tama po yun, Mr. Senator. No? Gaya po na sinabi ko kanina, hindi lamang po kami humihingi ng paumanhin sa inyo and of course to, you know, to our honorable senators and members of government. Pero Senator, lalong-lalo na po dun po sa ating pasahero. Admittedly po, ang CAS prides itself with the service for passengers. Pero dito po, Mr. Senator, kami po ay nagpapakumbaba. Inabot po kami ng 7 to 8 days bago po namin na naiharap yung pong ating pasahero dun po sa ating biker. And that by any standards po is unacceptable. Mr. Senator, ako po ay nagpapakumbaba. Ako po ay humihingi ng tawad on behalf of our company. And of course, sir, rest assured po, meron din po kaming sulat para sa inyo. Nandito po yung steps that we did. At ang pinaka-importante po right now, Mr. Senator, kaya rin po kami sumusulat for the past week po sa ating team. It's really, ang priority po namin is yung ating pasahero. We want to offer counseling. We want to offer legal advice, medical service. But we understand that disappointed po yung pasahero sa amin. Ang priority lang po namin sa ngayon, maalagaan muna siya. But rest assured po, Mr. Senator, we are not running out. We are taking accountability and responsibility for it. Ako po mismo ang humihingi ng dispensa po para po sa aming kumpanya. But rest assured po, sir, we will definitely, lalong-lalo na po for grave incidents, criminal offenses, sexual assaults. Actually po, Mr. Senator, just yesterday, we created a separate hotline na po for criminal offenses among other action items po. And even in the organization po, Mr. Senator, we are starting a campaign on gender sensitivity and handling cases po na of this nature. To be honest po, Mr. Senator. Okay, sir, let me catch you up. Masyadong mahaba na sabi po. Okay, pang-PRS yung sabi mo. If I were you, replace some of your people. Kasi may mga tao kayo dyan na hindi sumusunod sa siguro sa patakaran ng inyong kumpanya na kapag merong problema ang kliyente natin, asikasuhin agad. Hindi, pinaikot-ikot. So, if I were you, find out sino yung mga tao nyo dyan na hindi sumusunod dun sa sinasabing cost, you should take care of your customer. Tanggalin mo yun. Uy, pa-seminar. Now, my next question to you is, di ba, kasama sa patakaran ninyo na kapag yung isang tao ay nakainom, kasi Mr. Chair, inamin po nung complainant na nakainom siya. Pero kung pinagsabihan siya na bawal ang nakainom, hindi na siya magpipilit kasi meron naghatid sa kanya. Meron, di ba, may patakaran kayo na bawal sumakay o magsakay ng pasaherong nakainom. Mr. Chair, Your Honor, tama po yun. We have that policy po na hindi po dapat. Is that being followed? To the book? To the letter? Mr. Senator, masasabi ko po. I've heard a lot na hindi. Mr. Senator, I would say na generally po talagang nasusunod po ito. Generally, yes. But dahil po dito sa incidenting nangyari, nakikita po natin na meron pa rin pong iilan na nakakalusot po. Okay. And definitely, sir, we will deal with these. To your point also, sir, yung pong accountability sa tao namin, makakaasa po kayo on that front. How often do you conduct drug testing sa inyong mga riders?
At meron po kaming annual, Mr. Senator. So, kasama po dun sa annual refresher po dun sa kurso, meron po tayong motorcycle training and safety course. No, I'm not talking about training safety course. I'm talking about drug testing. Kasi yes, para sa isang rider na rapey niya ang kanyang pasahero at pagkatapos pag nanakawan pa, eh, yan ay gawain ng isang taong walang sa katinuan. At sino yung mga taong walang sa katinuan? Most likely mga addict. So dapat meron kayong regular na check testing sa inyong mga riders. Hindi po annual. Kasi annual, alam ko na, eh, Enero na ngayon, magda-drug test. Eh, di ba, hindi mo nagagamit ng shabu para maging malinis. Dapat meron kayong regular drug testing. And then dapat doon sa mga pasahero, meron silang part to do. I don't know if you're doing this in the US, they're doing it sa ibang mga companies na binibigyan ng ratings yung rider o yung driver. Do you have that kind of ano? Yes po, your honor, and well noted din po, Mr. Senator, doon po sa random drug testing natin at intermittent periods po of the year. And chine-check na rin ba na on a regular basis, kung itong mga rider din nyo ay marami ng mga ticket violations, kasi kung marami, di dapat tanggalin nyo na. Ibig sabihin, pasawa yun. Yes po, sir. We monitor po the status of every rider, violations po, even yung expiration po ng kanilang mga lisensya, sir, nasa aming dashboard po, sir. So we monitor the profile and the activity of the biker po. Okay. Lastly na lang, Mr. Chair, siguro we have to come up with some legislation to protect the riding public against some riders. Hindi naman lahat, ano? Hindi naman lahat. Ayoko naman madamay yung buong kumpanya mo at saka lahat ng mga, yung iba pong mga riders. But I want to protect itong mga pasahero ninyo, yung mga kliyente ninyo. You should protect them because you will not be in business kung hindi dahil sa inyong mga pasaheros. So you should take care of your pasaheros first and foremost. Di ba may kasabihin pa nga, customer is always right, right? You should abide to that saying. Okay? Yan lang po, Mr. Chair. Thank you po. Tul po, pero dagdagan ko, may winaw from ang CAS. Anong status na ng kaso? Sa kasalukuyan po, Mr. Chair, Your Honor, yung pong biker that has been accused has been suspended. Hinarap na po natin siya doon po sa barangay at sa kapulisan. We have been trying to reach out po, Senator Rafi, to the family of the victim. In fact, pinuntahan po namin sa kanyang, sa kanila pong tirahan to offer po yung counseling, to offer basically criminal po. Criminal case, may final kayo? May na-file? Sabi kasi ni Senator Tulpo, inareglo nyo pa. Yung, siguro po, just to clarify, Mr. Chair and Senator, yung pong the entire process po doon po sa barangay at sa police, bawal po kami pumasok doon sa loob. So, it was really... Sorry, Mr. Chair, makasingit. That's BS. That's plain and simple BS. Bawal makapasok. Nareglo nyo yung PNP, nareglo nyo yung, ano, yung barangay. Kasi, para sabihin ng police, Mr. Chair, huwag ka na kasing mag-file ng kaso, ang habang proseso yan, sakit sa ulo, etc., etc., magkipag-arreglo ka na lang, pumunta ka na lang, makipagkita ka na lang sa kanila. O yan yung mga salita ng mga polis na naareglo. Ganon din sa barangay. And then, hindi makikipag-arreglo sa inyo ang complainant because I made sure. Binigyan ko po ng pera, Mr. Chair, yung complainant para rin siya makipag-arreglo. Sabi ko, huwag ka makipag-arreglo, bigyan natin ang leksyon itong ng walang hiya sa'yo, itong rider. I want him in jail. Okay? Salamat, Senator Tulfo. Can you confirm that na inareglo nyo, hindi nyo inareglo, pero sinuspindin nyo lang yung rider? Opo, sir. We definitely suspended the rider, point number one. Doon po sa pag-areglo, Mr. Senator, to be honest po, yun, wala po talaga, hindi po namin kilala yung mga miyembro po ng kapulisan sa presinto ngayon, neither po yung barangay, and neither were we there po during the proceedings po, Mr. Senator, no? Hindi ko po alam kung ano po yung dahilan ng ating officials ng mga kapulisan at barangay for them to say na areglohin mo na lang. Ang alam po namin, Mr. Senator, doon po yata sa dulo, ito po yung huling araw po na nakikipag-usap ako sa amin yung pasahero. Meron po silang nilagdaang kasulatan na meron pong final step which is magkikita daw po sa opisina at doon po sila mag-uusap kung ano po yung mga nawala at magkano po yung danyos as a first step po among the other next steps. But Mr. Senator, hindi po
sabi ko nga po, it's not an excuse for what happened, and it's really the welfare of the passenger that's our priority at the moment. Mr. Chairman, kasi ito ulit. Go ahead, Senator. O si, sabi mo, magkikita sa isang office para doon sabihin kung ano yung mga nawala, papalitan. Alam mo ba sabi ng barangay? Eh kasi mahal yung pagpresyo sa mga gamit na nawala. Doon pa lamang malinaw na yung taga-barangay na mamamagitan, inaareglo na, paano niya masasabi na mahal yung hinihingi na perang kapalit ng cellphone na nawala? Kung magkano yung mga laman sa wallet, etc. At saka isa pa, anong pangalan niyo po ulit, sir? Mr. Senator, Jauro po. Jauro po. Mr. Jauro, bakit suspension lang? Nag-attempt namang rape to. Actually, kung hindi lang dumating yung dalawang mag-asawa na napadaan, Mr. Chair, kasi naibaba na nitong rider yung shorts itong victim, at binaba na niyang kanyang pantalon, papatungan na lang niya, at nung makita niya may dumaan, kumari pa siya ng takbo, pero bago tumakbo, kinuha muna yung mga wallet, cellphone, pera. So, suspension lang yan? Sana mabi. That should be sipak. Yeah. Outright dismissal, bakit suspension? Mr. Senator, yung pong suspension is subject po doon sa investigation na gagawin po ng ating kapulisan. So it's not, hindi po siya parang permanenteng ito po yung action natin, but it's more of habang nag-iimbestiga po yung ating kapulisan, dahil hindi po kami yung mag-iimbestiga, it's really the police officers po. Pending po the findings, hindi po siya makakapasok sa aming app. Pero after po ng findings ng kapulisan at meron po talagang probable cause, we definitely remove them po from the app, sir. Pero dapat para naman mabawas-bawasan yung sama ng loob ng biktima, sibakin nyo. Anong suspension pa? Anong hintay-hintay nyo pa yung proseso? Puro kayo proseso. Na yung proseso yun naman palpak, kaya lumapit ka sa akin. At alam nyo naman talaga nangyari yung tik na ma-rape yung biktima. You know that kasi tinatago-taguan nyo siya eh. Kasi kung hindi nyo siya tinatago-taguan, then hinarap nyo siya, then you believe na hindi nangyari yun. Sir Senator, to be honest, tama po kayo. So next time, pag may mga ganong grave offense, yes. Okay. Kailangan sibak. Ang suspension. Nakaka-insulto po kasi yan, sir, yung suspension. Same pista po, suspension lang. Tama po kayo dyan, Mr. Senator. To be honest, now, dalawang linggo po matapos po yung insidente, ang assessment po talaga namin is, unang-una, masyadong nandoon sa level ng proseso na walang tumingin doon sa... Alam mo, sir, pag kayo, again sa inyo, proseso. Pero kung in favor sa inyo, walang proseso. Yes. Di ba? In favor sa inyo yung proseso kasi punta lang punta yung tao sa inyo, ayaw yung kausapin. Pero ngayon, yung inyong rider na loko-loko, kailangan dumaan sa proseso. Huwag muna suspindihin. Huwag muna si Bakit suspindihin lang muna hanggang sa kung anong resulta sa investigation ng PNP. Parang hindi yung pinaniniwalaan yung biktima. Mas pinaniniwalaan nyo yung suspect, yung inyong rider. Di ba? Nag-guess nyo? Pag in favor sa inyo, proseso. Pag against sa inyo, wala nang proseso. Di ba? Kailangan dumaan sa proseso pag pabor sa inyo. Pag hindi pabor sa inyo, hindi na kailangan. So, sir, sibakin nyo na po yung rider na yun. Buti nga, tinanong pala ni Mr. Chairman Tolentino. I want that na dismissed. We hear you, Mr. Senator, and we will definitely take action on and that. And then I'll make sure na hindi na siya pwedeng magtrabaho sa anumang kumpanya dahil delikado siya. He's a danger to the society. Maghanap siya ng ibang trabaho, wag lang yun. Depende lang kung makasuhan siya at makulong. Kasi I'll make sure he'll pay for it for what he did to the victim. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Senator. Thank you, Mr. Senator. Any reaction from LTO? Any motu proprio administrative
sanction that can be done? Yes, sir. Pinapakoko na po yung pangalan ng driver para maka-action na po LTO. We will immediately impose a preventive and then conduct the hearing. Tapos kung kailangan i-revoke yung lisensya, revoke to namin.